si tayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na bay suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang mga mahal na araw, palalimin natin ang ating apresyasyon. Pahalagahan natin ang dakilang ibinigay ng Diyos para sa atin. Si Jesus na nag-alay ng buhay para tayo'y matubos, para tayo magkaroon muli ng pagkakataong makapasok sa kaharian ng Ama. Tayo po'y magpasalamat sapagkat hindi po tayo talagang karapat-dapat. Nasa Kanya talaga ang kabutihang loob, kagandahang loob, dahil tayo minamahal Niya, na isinugo ang Kanyang kaisa-isang anak para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawi mong aming mapangatawan ng sundin ang loob mo upang sa pagdami namin at pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umunlad sa araw-araw sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito.
Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matukan nito ay namamatay. Kaya, lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdain. O huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa't hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matunghayan, nang sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako yayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan."
hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Sinabi ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya? Kaya niya sinabing, hindi kayo makakapunta sa paroroonan ko? Sumagot si Jesus, kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi ninyo maniwalang ako'y si ako nga. Sino ka ba? Tanong nila. Sumagot si Jesus, ako'y yaong sinabi ko na sa inyong sarili mula pa noong una. Marami akong masasabi at may hahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila naunawaan na siya nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyo'y ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang larawan pong inilalahad ng salita ng Diyos, lalong-lalo na ang Ebanghelyo ayon kay San Juan. Kapag itinaas ang anak ng tao, itinanghal, itinampok, itinaas ang anak ng tao, ano ba ang ibig sabihin nito? Ito po ang crucifixion ni Jesus. Itinaas ang kahoy kung saan nakapako ang Panginoon. Itong ibig sabihin ng kung itataas ang anak ng tao, sana po maliwanag kasi ito po'y napakahalagang imahin sa ating kaisipan at sa puso natin. Itabi muna ang mga bagay na pangreliyoso. Sa ating sekular na mundo, ano ang logo ng World Health Organization? Ano ang simbolo ng Department of Health, lalong-lalo na sa pandemyang ito? Nalaganap yung coronavirus, di po ba pandemya? Ano po ang simbolo ng mga parmasya? Hindi ba yung may haligi nakapalibot ang ahas? Sa sekular na pananaw, di pa natin pinapasok dito ang pananampalataya. Yan ang simbolo ng pagpapagaling, medisina, gamot. E saan nakuha ito? Sa lumang tipan, nakuha yan sa Biblia. Aklat ng mga bilang na narinig natin. Eh yung mga tao, nagreklamo sa disyerto. Sakit! Ano ba yung kinakain natin? Pare-pareho na lamang. Walang kwentang pagkain. Di ba ganyan tayo? Walang kwentang pagkain naman ito. Pare-pareho na lang. Eh, ganyan tayo. Nako. Pinarusahan sila. Pinadala doon ng mga kamandag. Tumutuklaw. Nanunukang mga ahas. Mga ulupong. Nako, maraming namatay. Ngayon,
Nagkasala kami sa inyo, Panginoon. Sorry, 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 sorry. Naawa naman ng Diyos. Inutusan si Moises. Ito na, ito na yung koneksyon. Gumawa ka ng tansong pilak. Yung tanso na ahas. Tansong ahas. Hindi pilak, ha? Bronze serpent. Tansong ahas na nakapalibot sa haligi. Sino man ang tumingin ito ay gagaling. Kaya hanggang ngayon, sa sekular na mata, kahit na pang-global, pang-bansa, o pan-lokal, pang-barangay, yan ang simbolo na gagaling. At karamihan sa atin, ang petisyon, mapagaling ang isang miyembro ng pamilya. Yan, sa lumantipan. Iugnay ko kagad ang ebanghelyo ni Juan. Si Juan kasi po, napakalalim mag-isip. Aminin ko po, hindi lang ako, yung mga basta mga pari, talagang malalim si Jesus. Pagdating kay San Juan, theological nga, talagang. Pinapaliwanag ni Jesus dito, kaya papatay siya kasi. Siya'y nanggaling sa langit, siya'y galing sa Ama na nagsugo sa Kanya. Ako at ang Ama ay isa. Ako'y siyang, ako nga. Yan ang pangalan ng Diyos Ama. Ako'y si ako nga, Yahweh. Kaisa ng Ama at ang Anak. Ang Anak sumasa Ama. At ang Ama ay sumasa Anak. Kabuklod, magkaisa. Ito po yung importanteng linya. Kung itataas sa pagtaas ng Anak ng tao, malalaman ninyo, ako'y si ako nga. Sana po ay matanto natin ito. Sana po ay maunawaan natin. Tatlong beses sa Ebanghelyo ni Juan, binanggit ang, may description, kung itataas ang Anak ng tao. Una, kay Nicodemo, tapat na disipulo ni Jesus na Pariseo, sabi kay Nicodemo, kung paano itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, itataas ang Anak ng tao. Medisina, ang krus. At pangalawang beses, sa pagtaas ng Anak ng tao, yayayain ko, ilalapit ko ang lahat ng tao. At pangatlong beses, sa pagtaas ng Anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Malalim po ito. Dahil nasa bagong tipan tayo, mas nangibabaw, hindi na ang tansong ahas, kung hindi ang krus. Maliwanag ba? Sa madalit sabi, ang krus ang simbolo ng pagpapagaling. Sa madalit sabi, ang krus ang simbolo ng medisina. Ang krus ay simbolo ng pagpapagamot. Ang krus ang simbolo ng paghihilom. Okay ba? Gusto ko pong iugnay sapagkat kanina pinapahalaga natin yung tono ng pasyon. Ha? Iilan lang mga komunidad. Sa susunod na Biyernes ay tinatawag na Biyernes Dolores. Kung di ako nagkakamali, nasa ikalimang araw tayo ng pagninilay. Kaya meron tayong lahat ng mga imahin dito nakapalibot sa telon ng purple. Maliban sa krus si Jesus at ang Mater Dolorosa, pitong hapis ni Maria, bago yung Biyernes Dolores, yung Biyernes bago Semana Santa, pinagninilaya natin ang mga hapis ni Maria. Mamaya po, yung una, propesiya ni Simeon. Pangalawa, pagtakas sa Ehipto. Pangatlo, paghahanap sa batang Jesus sa Templo ng Jerusalem. Kahapon yung si Maria natagpuan si Jesus, nagtagpo sila sa daan patungo Kalbaryo. At ngayon, si Maria at si San Juan sa paanan ng krus. Mga hapis, tayo po, hindi lang dito dahil may sakit ang kasama natin.
May mga iyak tayo, may mga luha tayo, may mga problema tayo, may mga sunirinin tayo, mga pinagdaraanan, panaghoy, hambal, lamentasyon. Iugnay po natin ang ating pinagdaraanan sa pasyon ni Jesus bilang deboto. Okay po ba yun? Sige po. Sa tulong ni Maria, Mater Dolorosa at ni San Jose na dumaan din sa kanyang mga hapis. May 7 hapis din si San Jose. At ni San Vicente Ferrer, santo sa araw na ito. Nawa po, ipaubaya natin ang mga kasapi natin sa komunidad na may sakit upang mahilom sila at pagalingin ng krus ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, buong pananampalataya tayong manalangin sa Ama dahil sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng kanyang anak ay naligtas tayo sa lahat ng kaparusahan. Tugon po natin, Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang bayan ng Diyos naway magtagumpay sa pagpalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa mundo, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taong tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas, naway higit na madagdagan, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taimtim na nagsisikap na hanapin ang katotohanan, naway matagpuan sa Jesus na siyang liwanag na tumatanglaw sa kadiliman ng buhay, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga nagdurusa dahil sa naramdamang sakit, pagkabalisa, takot at pangungulila, naway makita ang liwanag ni Kristo na tumatanglaw sa kanila, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ama naming nasa langit, na pinagmula ng lahat ng biyaya, loobin mo ang dugong ibinuhos ng iyong anak ay magdulot ng higit na paglago sa pananampalataya. Iniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan
Patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang aming lunggati ng aming kalooban sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangirihan sa krus ay itanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagdagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at nantanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ating Mater Dolorosa, ng kabiyak na puso niya ang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Vicente Ferrer, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwang sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungin mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayon po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinaupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinadulog mo sa banal na pakikinabang ay marapati mo na laging makasalo sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamdanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nilang mga pangalan sa binyang na ikaw iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Magsiupo muna ang lahat at makinig ng mabuti. Maaari na pong lumabas ang mga nasa unang grupo na nakaupo sa asul at yelong upuan.